Good day, everyone. It's me again, Anthony Angeles from. So ang ipapakita ko po sa inyo ngayon is yung ating bagong RTK receiver. We call it S-Tech Model SB1. So ito po yung pinakabagong produkto ni. Papakita ko po sa inyo kung paano yung pag-setup. Very simple lang po. And then yung mga other video, papakita ko rin po kung paano siya gamitin through the software. So, in this first video, pakita lang po natin kung paano yung pag-setup. So, okay, let's do it! Then, meron din po tayong mini booster. So, using the standard antenna. So, lagay lang po natin dito. Capable po siya ng 5 to 8 kilometers. But when use the very small booster, or we call it mini booster, capable po siyang mag-broadcast ng 10 to 15 kilometers. So, depende po yun sa terrain. Pwedeng more than 15 kilometers kung maganda yung location ng ating base. So, set up na rin natin, guys. So, una, kabit muna natin yung ating mini booster. Then, kabit po natin yung tatlong omnidirectional antenna. So, ang purpose po ng tatlong maliliit na antenna nito is to clean the radio noise. So, para yung ibo-broadcast po ng base natin is malinis. So, in this way, ma-retain natin yung magandang signal ng ating radio. Okay. Then, set up natin yung ating lower. Using, of course, yung ating bagong S-Tech pole. Mamaya po, may exciting features. Papakita ko sa inyo. And then, the UHF antenna. Okay, ang kagandahan po dito sa ating range pole is sa quick lock, no? Quick release yung kanyang lock, no? Snap on type lang siya. So, angat natin siya. And then, let's say 1.8. And sa 1.8. And then, lock lang ulit. Okay? So, by the way, itong S-Tech natin, meron siyang built-in na camera. So, later, papakita ko po yan doon sa software application kung paano natin nagagamit yung kanyang camera. So, mostly ginagamit to sa AR stakeout or yung augmented reality na stakeout. So, real time makikita po natin yung mga points na gusto natin i-locate. So, sa later part ng video po natin ipapakita yon. Okay? So, next natin, yung pag-power on ng ating unit, no? So, very simple lang yung pag-power on ng unit natin. Okay? Just long press the power button. Then, wait lang po natin yung dalawang LED na umilaw ng sabay and then release. So, automatically, maglo-load na siya ng kanyang standard configuration. Kung naka-rover mode siya, automatic, maglo-load siya yung rover mode niya. And then, it will start to collect satellite. Okay? And then, of course, on din natin yung ating base. Okay? Then, kabit natin yung ating data collector. Okay, so merong, napansin niyo po, meron siyang audio guide. So sasabihin niya kung ano yung current status niya, kung naka-rover ba siya or naka-base ba siya. So in this way, malalaman agad natin kung merong problem doon sa setup natin. Which is very helpful, lalo na kung iba-iba yung gumagamit. Sometimes kasi accidentally na-change yung kanyang mga working mode, no? Then, yung ating data collector. Okay. Kung tapos na po tayo mag-survey, just power off the unit. By the way, medyo tricky yung pag-power off dito, no, sa mga first-timer. Pero once you know it, madali lang naman. So, parang ano siya, parang mga drone style, no? So, ang gagawin lang natin, long press. Yun. When you hear the audio, sasabihin niya,
please release the button. Tapos, sasabihin niya, short press to power off, and then long press to self-check. Okay? So, ulitin lang natin. Please release button. Release. Short press to power off. Press uli. Okay, and then, yun, naka-off na po yung unit natin. So, yan lang po. Very simple lang yung ating pagsiset-up. And then, sa later part ng video natin, papakita natin yung other functionality. Okay? So, by the way, itong range pole natin, meron siyang quick release. Okay? So, itong sa snap natin, release lang natin. Okay? So, makita po natin, slowly bumababa yung ating range pole, no? So, isa pong magandang features para sometimes kasi pag ina-unlock natin, biglang nababagsak yung ating rover, no? So, pwede po kasing mawala sa calibration yung unit natin. So, with this STEC pole, okay? Quick release. Okay? So, pakita ko naman po yung video operation dun sa ating next video. Okay, so yun lang po para sa ating basic setup. Watch for the next video. Thank you.